sa lahat at may at isang mahigpit na akap at pagkamay. Ano po sa nakakataas? Andito po kami ngayon na may isa po tayong kababayan na lumapit para humingi ng tulong. Ang aim naman po natin is makaupag-uwi ng distress OFW. Kaya papakilala ko po sa iyo sa kaliwa ko si Press Hoover ng Kabalikat. Magandang umaga po. Magtatanong lang ako ng mga dalawa, tatlo siguro. Una, ilang taon na po kayo hindi naka-uwi sa atin sa Pinas? Huli po sir, bakasyon eh 2016. 2016, so may mga 6 years na. Magandang mga. So after ng 6 years na yon, yung trabaho nyo nung time na yon, okay pa no? 2016? 2017 okay pa sir. Oh. Nung 2018 doon na nagka-problema. Oh. 2018 nagka-problema na ako sa company kasi hindi binigay yung gratuity ko. Mm-hmm. Kaya nagpunta na ako sa cash in. The same time ma-expire na yung MRCID ko rin, kaya nagpunta na ako sa cash in. Mm-hmm. Doon ako nag-file. So 2018 wala na kayong trabaho na? Wala na sir. Kaya nag-ano na ako sa Tasil para mag-labor. Tapos hanggang sa nag-korte. Noong 2019, tapos yung hearing, nanalo naman ako sa hearing. Lumabas yung amount na pera, na tuwa-tuwa nga ako nung lumabas ng amount, 56,111 dirham. Tinanggap ko na yun, hindi na ako nag-apila. Dahil ayaw ko nga ako nung tatagal pa. Eh, problema nga sir, madam, hanggang sa ngayon, hindi ko pa makuha yung gratuity ko. Na-update naman lagi ako sa sinasabi ng korte. Dati, every week, every 2 weeks, every 3 weeks. Ngayon, monthly. Every month, papalop ako. Bukod yung personal kong punta sa korte, bukod yung tawag ko sa landline, sa korte pa rin. Tumagal. Ito nga dyan eh, tumawag ulit ako sa korte. So yung amount na binigay sa inyo na yun na video na 56,000, hindi nyo pala natanggap yun? Hindi sir. So paano kayo nakasurvive sa loob ng 4 na taon o 5 taon sa... Nako, talagang nakakap ano nung nangyari nga sa amin. Minsan nga eh... yung part-time, pero ano, minsan din naman nagbabayad, sir. Hindi mo naman, so, hindi mo naman maano yung mga tao. Yung halimbawa, kahit nga tawagan mo tawagan, hindi rin magbayad. Eh. Bayaran ka lang sa una, matapos mo yung trabaho, hindi rin. Marami experience ako ganun. So, yung nawala kayo ng trabaho, nagpa-part-time lang muna kayo. Pero ano muna po, huwag yung tanong na yun. Magpakilala muna po kayo. Kasi hindi po natin na kung ano po anong pangalan ni Kuya o nang ano na. So ano po pangalan niyo? Pakilala muna po kayo. Ako nga po pala si Rogelio Husi, taga Batangas, Mabini. Nagpunta nga ako dito sa samahan nila, kilala akong kaibigan na kababayan din natin, si Jake, na nagsabi nga ako sa kanya na ako nga baka matutulungan niya ako. Sabi nga sa akin, sasama niya ako dito sa samahan nila, sa mga kapatiran. Guardians para matulungan niya ako sa ikit. Dahil lang nag-file na ako sa embassy ng repatriation, ang sabi ng embassy, matatagalan daw dahil wala na akong ticket pambili. So, kaya nga ako lumapit sa kanila sa GPII para makahingi ng tulong para sa ticket, para makauwi na ako sa pamilya ko dahil matagalan na. Sa totoo nga ng Sir Madam, namatay si Miss, hindi ako nakauwi. Hindi ako nakauwi. So, ilang taon na po kayo dito? Ulit?
26 din nung huli akong magbakasyon. Pero yung company ko, Madam Sir, ay 22 years ako tumong trabaho. Kaya nilabang ko talaga. Nilabang ko. 22 years, halos alahati na ng buhay ko dito eh. Kaso nga lang hindi ko nakuha yung late of service ko yung graduate. So, yung kung tanong ko kanina, sa part-time lang po kayo nag-umaasa sa pang-araw-araw na pangailangan. Siyempre, sa pagkain. Isa nga, nag-try akong mag-ani. Mamunot ang karton, pero napaka-mura. Mura pala, napaka-mura. Binigay ko na rin kahit nga ako, nung nakaya po na ako, hindi pumara doon sa akin, sa Pakistan. Tapos, yun pala, isang daki, 25 dirham. Sabi ko, hindi ko kaya to. So, by kanina? Hindi, wala na. Hindi, binigay ko na doon sa Bangladesh. Tapos, pare, take all. No problem. Isang din naman, marami ding mababait na nagbibigyan ng, pagkain. Ulam. Siguro naman yung kasama niyo sa flat. Tay, kaya niyo yan, Tay? Oo, kami. Mga anak sa hindi namin siya. Kaya niyo yan, Tay? Magagawa po naman siguro natin ang paraan kung ano yung may tutulong ng grupo. Sana nga patulungan niyo ako para makakulong po. Sana nga. Ayun po yung tissue natin mabuhay mo kayong makiyang tissue na may over namin ngayon. Nagtatagal ako ko ng si Press. So, tuloy mo na yung mga tanong mo habang ibang katanungan. So, ayun po yung tanong ko sa inyo na kung paano nyo na ano yung pang-araw-araw nyo na-survive nyo. At ano po yung, ito na po yung sinasabi nyo na kung anong dahilan na paglapit nyo dito sa ating grupo. Sa tikit po, sa tikit, sana matulungan ako ng kapatira ng kabalikan. Yung papilis niya, wala bang mga problema? Yung tungkol sa kaso niya dito, o kung tapos na yun, di ba makaapikto? Kasi baka mamaya, magpa-uwi kami at meron palang problema. O hindi pa pala sa clear doon sa embassy, meron ka pang dapat. Depende mo siguro kung ipalaw sa embassy. May PR po tayo kung makakaalam mo. May mga papeles po kayo dyan na pwede nating gamitin o clarify sa embassy? Sa katunayan mo, may pila pa na akong 4 sa embassy. Ito may naisend na nila sa Pilipinas. Ang sabi nga sa akin, mag-intay. Within habang... Kasi mag-clear dapat ang papilin. 3 months or 6 months, mag-intay raw ako. Kasi kung sige, matulungan po namin kayo sa ticket, then meron pa tayong dapat i-clarify o ayan dito sa embassy. Sa embassy. Na sa kanila ko rin, yung document na yan, na-receive na ko nila. So, anong bali ang panilabas mo ito? Repatriation? Repatriation, sir. Madam. So, bali ito pala nga namang ipintapan mo ito ng reason mo dito. Hindi mo panalagay itong reason mo dito sa deporte mo eh. Kailangan mo ito ba ang basahin naman? Pwede na ba natin basahin ito? Para ano? Pwede. Republic of the Philippines, Embassy of the Philippines in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Abu Dhabi, na sinumpang sa Laysay. Dapat sige ka magbasa nito dahil ano to eh. Sa'yo itong... Okay, pakibasa na lang po kung ano yung sinulat niyo kayo sa dyan. Ako, wala ako sa namin. Wala po sa namin. Try niyo po ito. Magbasa-basa ka niya o ano? Kahit naman hindi ko magbasahin, ako naman ang nagsulat. Sige. So, nakalagay po dito ay, Rogelio Jose de Villa, humihingi ako ng tulong sa repatriation sa embassy na makauwi na lang sa Pilipinas. Ngayon, sabi sa akin ng embassy nga,
Sir, Madam, nung ipasa ko itong papel na ito, maghintay ako ng hanggang 3 months to 6 months. Napakahabang. Alin nga ho, kung matutulungan niyo ako sa ano, sa ticket, mas maganda, mapapabilis. Kasi tinanong ako ng nag-assist na sa repatriation, umitikit ako, sabi ko, be, Madam, wala ho, para na lumapit ako dito. Ngayon kung kaka-provide ako ng ticket, baka pwede pag-uwi. So, kung matutulungan ako ng samahan ninyo, mapapaganda, mapapabilis ang pag-uwi ko sa aking sa pamilya ko. Pero may passport naman kayo? Meron, sir. Hindi pa naman expired? Hindi pa ho. Ito yung bago na lang embassy na lang itong ano, kasi nga yung company ko, hindi rin ibinigay yung passport ko. So, nagpagawa bago na ho. So, bago na po yan. Bago na po. So, bali, kumpleto na rin po kayo ng papeles. So, sige po, kung... So, at yung embassy, siguro, ang gusto ko rin dalang malilinawagan, dahil sabi nga ho nung sa representation, magbabayad para akong 500. Siguro pagpaprocess ng pang-exit, exit daw yun. May 500 daw babayaran, yun daw lang ang babayaran ko, 500. Pero yung ticket nga sila sa out, kaya lang, magtatagal. Ay, pwede ko, nagpunta na ako sa embassy sa Polo. Uh-huh. Sabi nila, basta dahil mo yung papel na galing korte, umatsi ka ng polis, wala namang maging problema. Basta ipakita mo yung galing sa korte yung papel. Kahit expert na yung visa mo, merchand, wala problema. Kasi pag expert kasi ng visa, ang pagkaalam ko lang, gina-cancel dapat yun. Tapos may extension. Ayos. So baka malaking penalty yung babayaran mo bago ka mag-exit ng airport. Doon lang kasi sisingilin yan sa airport pag mag-exit ka na eh. Sa penalty mo. Oo nga. Na may pero mo tayo sa embassy, yun na ako mag-aaral. Yung PRO, sabi nung nag-assist mo. Yun ang dapat mong maklear mo na kung magkano babayaran mo sa pag-exit mo. Kasi pagdating mo ngayon sa airport, hindi ka nila i-release hanggang hindi mo nabayaran. Sa tagal na pag-stay mo na expired ang visa mo, napakalaki ang baka pa'y ng ano. Oo nga, pero yun nga, ang mag-aas nga daw ay sila. Yung pag-exit sa mga. I-check mo muna ito. Yun dapat ang unang malaman. Kasi marami kaming pinauwi na ganun yung naging kaso. Mga ilang taon silang, buwan lang silang naging na-expired, tapos wala atang cancellation. Malaking binayaran namin sa airport ng pagiging more than 1,000 dirhams nung time na yun. Buti lang ang mga grupo namin, may mga kanya-kanya, may dalang mga perang cash. So, nag-contribute kami doon sa airport para lang maklear yung penalty na yun. Naalala ko yung situation na yan. Isa kami pinauwi na distress. So yan ang dapat malaman kung magkano yung maging bayaran mo ng pag-exit mo. Kasi doon kasi sinilin sa airport. Malalaman mo siguro sa PR ko sa Albas na kung may, kasi sila daw mag-aayos ng exit. Sila nga po, wala naman po pwede mag-aayos nun. Sabi niya, hindi naman pwede ang kao dahil baka ikulong ka pa nila. So, PR natin ang nambas yung mag-aayos. So yun munang dapat unahin niya yung payment na yun. Kasi madali magpa-uwi ang ano dyan, yung payment niya sa penalty. Hindi natin alam kung magkano magkano. Ang dapat mong gawin, sabihin ko sa embassy na may tutulong sa pagbili ng ticket. Yung? Ang gusto lang ng... Kung meron po kayong babayaran sa penalty. Sa pag-exit mo. Yan ang unang mangyayaran. Tapos pagka na-okay na yun, babalikan mo ulit si aming finance dito para mapag-usapan namin. Bukas. Bukas kasi lalo madali pa nun. Bukas din po. Wala tayong embassy. So, Lunes po tayo. Lunes, sir. Punta ko ng embassy. Para ano. Pero kung ano po, bigyan nyo rin po kami ng kopya na niyan. Then, siguro, baka may tawag na lang natin kay Ma'am Beth if ever na ano. Okay. Para mas mapadali ang pagpaprocess. Sa WhatsApp? Opo. Hindi, kung ano, pwede natin picturean ngayon. O yan, may scan po tayo. Kung ano. So, kukuha po kami ng kopya niyan and then siguro meron po kaming tao na tatawag doon para malaman namin kung ano ang sitwasyon niyo. Pero punta rin po kayo doon para alam niyo personally. Diba po? Sa Lunes, madam. Sir. So, kay brother, ano, kay founder Jeffoy, kung anong magiging resulta ng pagpunta niyo doon.
tanong ko pa? Wala na siguro, yun na lang po yung ano natin. Sana po, kung ano pa po man yung ano natin, sige pa, mag-ano po tayo ng huling message niya. So, yun nga lang po masasabi ko, eh, sana matulungan ako dito sa pag-bili ng ticket para makawin na po ako sa ang pamilya. Marami-marami pong salamat sa inyong sa mga nakakatulong kayo sa mga taong na alam talaga. Maraming salamat po. So okay, yan lang at yan ang una-una maging assignment mo sa Monday. Maayos lahat yung kakulangan ng kung ano man magbabayaran mo dyan sa exit mo para makauwi ka ng wala maging problema at wala rin maging problema para sa amin. Kasi babalik din sa amin yung ano na yun, baka tuloy na pauwi na may problema. So kailangan maayos mo na yung so, ito na po si Tatay muli po makatok sa atin na sana maging maayos yung paglakad niya sa embassy kung ano pa man yung dapat na kailangan. So, good luck po tayo na sa ticket wala naman siguro maging tayong problema. Kaya lang siyempre yung mga documents natin. Doon po tayo ano muna. Sana nga wala pa sa problema sa mga si Brian po, baka may gustong idagdag. Si Brian po, baka may gustong idagdag ng tanong, katanungan kay Tatay. So okay na rin po sa kanya. So ayun na lang po. Alamin na lang po natin kung ano yung talagang dapat gawin para sa kanya. Masyado na siguro, kailangan na rin ni Tatay na umuwi para makasama yung kanilang pamilya. Dahil daman namin kung ano yung nag-peace ng kalooban ni Tatay. Sa tagal niyang nagtrabaho sa isang kumpanya, pero at the end, wala pa rin nangyari sa kanya. Yan siguro yung ating, yan ang buhay ng OFW. Napakahirap. Kaya habang meron tayo, kailangan nating pagyamanin. Huwag tayong umasa sa salita. Kasi ang mga hindi naman sa pagano, ang mga Arabo, sagana sa salita. So, God bless tayo. Maghintay na lang po tayo ng magiging resulta. Salamat po. Kaya tinutulungan na po namin si Master, si Kuya, mag-impake kasi nag-over na siya. Wala daw siyang babae pero may duster. Nagda-duster siya paggabi. Ayan. Panahon na kanakasan pa. Hello! Yung ayan si Vice, si Bro Rossi, si Founder, Jepoy. RMG Bing. Ayan, si Kuya, ayan o. Thank God, it's a beautiful day. magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa samahan ng Kabalikat Chapter. At nauna, nakalala ko si Jeff na naging karumit ko na siyang naging daan para makalala ako ng samahan. At sa kadahilan nga pong gusto kong makauwi ng Pilipinas, ito po nga po sa aking ticket. Salamat po ng marami sa samahan nyo at kayong nag-provide. At ngayon po ay talagang natutuwa ako. Sinundo pa niyo ako sa tirahan ko, tapos ihahatid pa niyo ako sa Dubai. Talagang salamat po ng marami sa inyo. Makakauwi na po ako sa aking pamilya. Salamat po naman. Bakit? Ano sabi mo? Bakit ako? Hindi ako uuwi. Mukhang uuwi. Interviewin. Papagpalang umaga po sa inyo lahat. Sa ating lahat. And maano po sa lahat ng mga kataas. Prime! Ano po? Andito po kami sa bahay nyo. At maraming salamat po sa pagpapatuloy nyo sa amin dito. Andito po kami. Kasama namin si Bro ay si Kuya Rogelio. Yan po ang papauwi natin. And si Founder Jepoy, si Sis Dayan, Sis Bing, at saka yung Andolo Dolo, si Bro Rosie.
Parang umaga po. Sabi kay Bro Jijuban, kasi siya po yung kasama ko sa paghati. Kasama namin sa paghati para may kapalitan ako sa pagmaneho. Maraming salamat po sa si Kuya Rogel. Pasalamat po sa atin, sa grupo natin, sa pagturo na makauwi siya. At saka, yun po, sa kabila ng mga pinagdaanan niya dito sa UAA, nawala siya ng trabaho for more than 4 years. Ngayon, masaya po siya na makauwi sa tulong po ng ating grupo. Kaya maraming salamat po sa mga ka-ano natin na mga kamro natin na handang tumulong lagi sa mga nangailangan sa grupo po natin na laging tumultulong at walang iniisip na kapalit. Maraming salamat po sa ating lahat sa Kabalikan Chapter po. Yan po, maraming salamat. Ihatid na po namin namaya, mga alasin po si Kuya Rogelio sa airport. Thank you po. Huwag kang iyak. Huwag kang iyak. Di ba? Sarap po sa inyo marami. Letters of change. Obligasyon po yan. Obligasyon ng isang kapatid. Sis Bing. Na tumulong sa kapwa, sa kapatid natin. Sis Bing. Sasalita po ba? Hello? Sis Dayan. Pagpapalat ng... Yeah. Mag-chat na lang na kayo sa Facebook. Yan, pinayak nyo. Gagaling ng balot diba? Susuntuin kayo na sa airport mag-uwi. Tinulungan kasi nila na nag-impake. Nakita nyo naman siguro kanina na tinulungan talaga nila. Diba, kuya? So, kuya, sana makarating ka ng maayos at safe sa Pinas. Kung ano pong maging ano sa ano sa pag-uwi nyo, balitaan nyo naman po kami. Huwag nyo na po kami kalilimutan na hindi naman po kami nag-ano. Gusto lang namin na maano kami na okay kayo na sa pagdating nyo doon. So, God bless po. Keep safe na lang po. Safe flight. So, yun na lang po. Good luck po. Bataan nyo po. Beses nyo po kung ano sa ano. Sa airport mamaya, kasi madaling araw pa yung ano mo, yung uwi niyo po. Hindi. Kasi siya lang po. Hindi kami matutulog. Pero hihilik lang kami. Tears of joy po yan. Thanks God. Thanks God. O, diba? 5 years? Almost? Ma? Diba? Ito po yung ano, yung mga kasamahan ni Master sa loob ng kanyang roommate. Mag-ano po sila? Hi! Master! Wala na kami tagatapon ng basura namin. Mamimiss namin siya. Salamat din sa inyo sa tumulong sa kanya. Wala pong ano man. Sobrang ano, makait na tayo. Master, happy trip eh. Dito tayo sa Pinas. Pagdating ng Pilipinas eh. Dapat marami pa rin kayong matulungan sa project nyo na yan. Yun ang ano nyo na yan, no? Maano naman po kasi, deserving siya. Oo nga. Deserve na tulungan siya, diba? Wala akong masyadong idea kay Master kasi kakarating ko lang din dito. Pero nung isang gabi, nagkwentuhan kami. Marami siyang elemento sa buhay niya. So, parang sabi namin, Master, legend ka na. lagi, sinasabihin din namin siya na, ano din, mag-ingat. Siyempre, alam mo na, diba? Sana maging masaya rin siya pagpunta sa lahat. Nakakaano din kasi naman yung naging sitwasyon niya dito, diba? Ito ko yung alam din yung naging kwento niya. Sabi niya. Di nga daw nga lang kung paano siya nakasunburn. Kaya pa. Without during na in-interview namin siya, talaga namang walang tao sa loob na hindi tumulo yung luha sa kanya. So, kaya deserve siya. So, maraming pong salamat sa... Thank you. Sa inyo din. Salamat din. With Bro Jojoban, yan. The pilot. And co-pilot, guys.
yung message pa rin sa akin sa COVID. Eh, wala eh. Pag-undong nila naman. Anong nangyari kay Jepoy? Bakit meron ng pandong? Pwede ba tayong pumasok sa loob? Oh, picture, picture, picture. Tabi na kayo dun. Hoy, bro. Ano? Oh, check in here yan. Pasok to siya. Ah, pero sarado dyan, doon kayo sa kabila. Pauwi na si kuya. Just say you will.